Ito ang malaking tanong ngayon. Si Alvarez kasi, si Pantaleon Alvarez, Kakofi, yung nanawagan sa mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines na talikura na si PBBM, eh, di ba? Naging mainit yung issue niya dyan eh. Iimbestigahan na finally. Iimbestigahan na yan dyan sa isang komite dyan sa House of Representatives. Eh di ba, madala nga itong pumunta eh. Bibihira itong pumunta dyan si ano eh. Si Alvarez eh, bibihirang pumasok sa House of Representatives yan. And then ngayon, iimbestigahan na ito dyan sa isang committee sa House of Representatives. So ang tanong ngayon, dadalo kaya sa hearing itong si Alvarez? Tingin ninyo, dadalo o gagayahin na lang si Kibuloy? Magtatago na rin ito si Pantaleon Alvarez dito sa investigation na ito ng House of Representatives. Kasi mismong sessions nga, absent eh. Investigation pa kaya, madidiit siya. Anyway, babalikan sa banat kay Marcos, yan yung headline ng Politico. Ay, Politico, shoutout sa iyo. House Ethics Panel to hear case versus Pantaleon Alvarez. Ang ating dyan, na dumalo to si Alvarez. Kasi yan na naman kayo eh. Pag hindi ka dumalo dyan, sasabihin na naman ginigipit. Wala na naman due process. Again, itong pag-imbita, itong investigasyon na yan, eh, due process yan para marinig yung side mo, no, idepensa mo yung sarili mo at pasinungalingan yung ibang binibintang sa'yo. Ang problema, recorded eh. Naka-airy ng live yung kopya ng kanyang speech. Eh, mahirap-hirap siyang ipapaliwanag yan. Yung panawagan niya sa sundalo na kumalas kay PBBM. So, ang tanong dyan, magpakita kaya yan sa HOR? O gayahin na lang ang idolo nito na si Kibuloy? The House Committee on Ethics and Privileges will hold a hearing on Thursday, May 2. Bukas na ito ha, May 2, bukas na. On the case filed by Tagum City Mayor Ray Uy against Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. So kababayan dyan pala. Taga Tagum City ang nagsampa ng kaso. Ito kay Alvarez. No further details have been released about the hearing except for its schedule, which is posted on the House of Representatives website. Deliberation of the panel are traditionally off limits to the media. O yan, itong deliberation na yan, eh, hindi natin makikita. Hindi yan naka-ere sa Congress TV, no? Hindi muna natin mapapanood yan. Pero unless magkaroon ng press conference, ang mga mababatas, commonly naman kasi nagkakaroon sila ng mga press conference dyan at mabigyan tayo ng detalye kung ano yung nangyari dito sa investigasyon na ito ng panel, no? Dito kay Alvarez. O, bukas na yan. It was at the hakbang ng Maisog, aka Murahan Rally yan, Kakofi, dyan sa Tagum City noong April 14, that Alvarez called on the armed forces to turn its back on President Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, peaceful naman daw yung panawagan niya. Ha? Huh? Paano magkakaroon ng peaceful na pagtalikod ibang sundalo yan? Diba? E di, insubordination, paglabag na yan sa kautosan ng Commander-in-Chief, paano magiging peaceful yan? Anyway, ipaliwanag niya na lang yan sa, hindi sa presinto ha, ipaliwanag niya na lang yan dyan sa bahay niya, dyan sa House of Representatives. Alvarez is an ally of former President Rodrigo Duterte, claimed Marcos would be forced to step down if he loses the military support. Yan ang gusto nila eh. Kailangan matanggal nila itong mga sundalo sa administrasyon ng PBBM kasi paniniwala nila yan ang magpapabagsak kay PBBM. Eh, bakit naman kakalas yung mga sundalo dahil sa statement nyo? Eh, buti sana kung maganda yung hangarin nyo eh. Hindi eh. Some lawmakers, mga kasamahan nyo mismo, have slammed Alvarez's mark as seditious. Co-op not co-party list representative Filimon Espares, the Ethics Committee Chairman, earlier said the panel will act on Alvarez's remarks if a complaint would be filed against him. O yan, ang hinihintay nila dyan ay may magreklamo dito kay Alvarez. At ayan nga, may nagreklamo na Kakofi, kababayan niya pa mismo, taga Tagum. O yan, meron na. May hearing na agad. May hearing na agad bukas. Ayan, siguro, kaya hindi na nila tinuloy ang Murahan Rally nila dyan sa Bustos, Bulacan. Kinansel na nila yan. Kasi baka may mapahamak na naman sa kanila. Tinan mo si Alvarez. Kakasigaw nila yan dyan sa Tagum City. Diba? Sa Davao del Norte, kakasigaw nila yan. O, dyan siya napahaba kasi ang isda sa bibig na huli. Parang si Roque na dyan, si Ate Roque. Sa daldal niya, dyan siya napapahamak. Yung grupo nila dyan napapahamak. O yan, napahamak na si Alvarez dyan. So, siguro, kung tinuloy nila yung rally nila dyan sa Bustos, Bulacan,
Iba kami napahamak na naman. Kaya ayaw na nila yan. O yan, ang tanong dyan, dumalo kaya dyan. Pero sana dumalo kasi para magkaroon ng due process. Kasi kung hindi na naman na, hindi ka na naman dumalo dyan, ang kwento na naman dyan, ginigipit na naman kayo. Hindi na naman kayo nabigyan ng due process. Kasalanan ni Romualdez, kasalanan ni PBBM. Ano ba talaga? Hearing yan, dapat dumalo kayo dyan. Tingnan natin. Wow, ang galing-galing talaga ng mga alagang labrador ni Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM Loyalist. Ano ang labrador? Mga aso? Mababait naman yung mga labrador, no? Susan Dilacion. Shara P. Oy, galing ka ba talaga? Halatang halata. Fake para fair. Ipa-drug test lahat kasama mga anak ni Digong dahil sa pamilya nila ay involved sa pagiging drug lord down in Davao, sabi ni Ma'am Susan Dilacion. Hindi ko alam. Hindi sila nag-join doon sa drug test challenge ng mga Jejimon. Kasi di ba, nauso yung drug test challenge eh, ng mga supporters ni Duterte, mga Jejimon. Nagpa-drug test sila. Sila nagpa-drug test? Eh, no, nagsaya kayo ng pera. Kinala ko pa yung iba dyan. Dati mga official, nagpa-drug test kunyari. Nagsaya kayo ng pera. Tingin nyo, mababa yung level ng presidente para sa inyo. Do not forget Harry Mo and Digong, ha? Sabi ni Ed Harry. Ayan, tatakbo yan sa pagkasinador si Harry Roque, pero isang malaking good luck. Edrel Toto Balduesa Alvarez should be suspended in the Congress for his unethical behavior as congressman. Agree. Dapat gawin talaga yan, gent, para akala kasi nila may karapatan ka magsalita, wala nang limitasyon. Yan, mayroon pa rin dyan, may batas tayo eh. Ito, biruin mo, pag-aklasin mo yung mga sundalo sa gobyerno, ano gusto mo, gulo? Ipapatawag yan si Duterte sa Congress, sabi ni Sandra Valdez. Sa investigasyon ng West Philippine Sea, malapit na rin yan ka-coffee. Pero tanong dyan, pupunta kaya? Siyempre, gayahin niya naman yan si Aki Buloy, ang ano nila yan eh. Boss nila yan eh. Tago na lang ng tago. Dapat kasuwa niya si Congressman Alvarez, Leticia Razo. Ayan na, meron na po. Ethics Committee lang yan, pero hindi naman criminal case yan. Pero pag ma-establish nila sa initial statement na yan, criminal case na yan. Ito, pinag-uusapan natin dito, dapat ba siyang isuspend? O dapat ba siyang patawan ng parusa? Appropriate penalty base sa kanyang statement. Yan ang gusto kong malaman dito sa investigation na ito na gagawin ng isang komite dyan po sa House of Representatives. So, alright, ano sa'yo din dyan, Kakofi? DOJ should file a case against Alvarez and Haribal for inciting to sedition. Iba pa ito ka-coffee ha. Kailangan may mag-file. Diba? Kasi hindi makikilos yun eh. Hanggat walang mga nagpa-file. Ito kasi sa House of Representatives, may nag-file. Ate yan, dinggin na. Bukas agad. Bilis ha. Tama. Hindi yan. Para may managot naman dyan. Oy, bato si Apollo Kibuloy na most wanted human trafficker at trick piece ang ipatawag. At ipahuli mo dyan sa Senado. Yun lang. Nasa na ba yung kaibigan niya? Missing! Magsisecurity nga siya kay Kibuloy. Ewe, ewan ko dyan kay Bato. Nasa sa inyo yan kung ipoboto nyo na lang yan. Sige mga ka-coffee, nasa Facebook. Oy, pasoy na lang habang di pa kayo naka-like na follow sa ating Facebook page. Click lang po ng like ka-coffee sa Facebook, ha, ating Facebook page. Nasa YouTube dyan, ay click lang po ng subscribe at like lang po sa mga kapapasok lang sa atin. Sabi ni Sir Ronilo Manabat kasa Kasupanan, nakailang coffee ka na ka-coffee? One, isang malaki, yung tawag dyan, yung 20 ng Starbucks, ang laki na nun eh. Two, siguro mga 5 glasses, mga 5 mugs, o 5 tasa na ka-coffee for today, no? Yan ang average natin, 4 to 5 a day. Pero walang sugar, no? Puro lang. Sky Gaming, di na uso ang ipapatulfo kita. Ang gusto po ngayon, ipapahipo kita kay Kills. Ay, Sky Gaming, mas na siya. Huwag naman, sila yan. Kala ka rin nila yan. Kuha mo ng kape, move on tayo sa ating next topic.